Good morning sa ating mga kasama dyan sa studio at sa lahat ng mga ka-RSP nating team bahay ngayong nakatutok ngayon. Alamin na natin kung ano ba ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, April 1st, pati na rin sa darating na weekend. Tanging ang easterlies ang dominant weather system, ang patuloy na umiiral at makakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Kasama na dito ang Metro Manila. Ang easterlies ang magdadala ng warm and humid air galing sa silangan mula sa Pacific Ocean at makita natin dito sa ating satellite image yung mga cloud clusters o yung kaulapang dala ng easterlies na tumatawid sa Mindanao, ganun din sa Visayas at Luzon. Ngayong araw ng Biyernes dito sa Luzon, wala tayong inaasahang pag-ulan sa malaking bahagi nito sa umaga, maliban na lang sa ilang bahagi ng Aurora at Quezon. Samantalang pagdating ng hapon, ay may mga katamtamang ulan tayong aasahan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mindoro Provinces, dulot naman ng mga localized thunderstorms dala ng easterlies. Habang mainit at malinsang ang panahon sa umaga hanggang sa tanghali dito sa Metro Manila at may chance rin ng pag-ulan naman sa Camanaba area at southern part ng Metro Manila dahil na rin sa mga isolated thunderstorms na maaring mabuo pagdating ng hapon o gabi. Sa mga may plano umakyat at mag-weekend sa Baguio City, may chance rin ng mahinang pag-ulan dito sa hapon this weekend. Dito naman sa Visayas, maaliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali ang aasahan sa malaking bahagi ng Kabisayan. Pero pagdating ng hapon o gabi, dahil na rin sa mga kaulapang dala ng easterlies, may mga inaasahan tayong mga pag-ulan sa Samar at Leyte provinces, ganun din sa Cebu, Bohol, Guimaras, Negros provinces at Panay Island. Halos ganito rin ang aasahan nating lagay ng panahon this weekend. Bababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan sa Boracay this Saturday and Sunday. Maliwalas sa panahon din ang aasahan sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, pero maulap at maulang panahon na rin ang aasahan sa malaking bahagi ng Mindanao pagdating ng hapon o gabi. May moderate to intense rains dulot ng mga isolated thunderstorms sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Soksarjen, epekto pa rin to ng easterlies. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible flash floods and landslides na maaaring idulot ng mga pag-ulang ito. Dito sa Luzon, doon po sa mga papasok sa trabaho at may mga planong lumabas ng bahay ay siguraduhin muna may dala kayong payong panangga sa init ng araw, lalo na sa tanghali at magpaon pa rin ng inumin tubig para di ma-dehydrate dahil sa mainit at malinsangang panahong inaasahan ngayong maghapon. Samantalang panangga naman sa init sa umaga hanggang tanghali at sa ulan sa mga taga-Visayas at Mindanao. Pagdating ng hapon o gabi, hanggat maaari, iwasan po nating mabilad sa ilalim ng araw sa pagitan ng 10 a.m. at 3 p.m. Ngayong Biyernes, walang inilabas na gale warning ang PAGASA sa anumang baybayin ng bansa. Ligtas maglayag ang ating mga karagatan dahil slight to moderate ang inaasahang pag-alon sa mga karagatang nakapaligid sa bansa. Makita nyo sa inyong TV screens ang ilan sa mga lugar na nakapagtala pa rin ng pinakamataas na heat index o damang init kahapon, araw ng Huwebes. Dito sa bansa, pinakamaalinsangan pa rin ang naramdamang kahapon sa Dagupan City, alas 11 pa lang ng tanghali, ang 47 degrees Celsius na heat index. Sinundan nito sa Dait Camarines Norte, alas 2 ng hapon, ng 43 degrees Celsius na heat index. Parehong nakapagtala naman ang 42 degrees Celsius heat index, alas 11 ng tanghali sa Dipolog, Zamboanga del Norte, at alauna ng hapon naman sa Masbate City, Masbate. Samantalang dito naman sa Metro Manila, sa Naiya PAGASA Station sa Pasay City, naitala alas 2 ng hapon ang 41 degrees Celsius na heat index. Kapag nasa pagitan na naman ng 41 to 51 degrees Celsius nakataas ang mga heat index ay nasa danger level na ito at maaari na tayong makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ang ating katawan. Kaya palagi po tayong uminom ng tubig para di ma-dehydrate. Mas maagang sumisikat ngayon ang araw bago pa mag-alas 6 ng umaga, 5:52 a.m. Samantalang ang sunset naman mamayang 6:08 p.m. ng gabi. Sa mga oras ito, nasa 28 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila with 78% humidity. Ito ang itsura ng ating kalangitang nakunan ko bago pa sumikat ang araw kanina lang. Bahagyang maulap na kalangitan ang sumalubong dito sa atin sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan ito. May natatanaw din tayong mga pag-ulan sa Camanaba area at ilang bahagi ng Rodriguez, Angono at Binangonang Rizal kanina. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Biyernes at sa darating na weekend. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Happy weekend po